Naging usap-usapan na naman ang bagong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China matapos nilaser ng isang China Coast Guard vessel ang BRP Malapascua ng PCG sa Ayungin Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at parte ng West Philippine Sea. Nagpahayag naman ang pagkadismaya nito ang Department of National Defense at sinabing napakadelikado ng ginawa ng China Coast Guard dahil nagdulot ito ng pagkabulag sa iilang personnel ng ating PCG at sinabing magpigil ang China sa pagiging agresibo nito sa pinag-aagawang teritoryo. Ngunit sa gitna ng napakadelikadong ginawa ng China Coast Guard ay mistulang hinahanapan pa ito ng palusot ng Chinese government at sinisi ang Philippine Coast Guard sa nangyaring insidente. Sa bagong balita, dinepensahan ng Chinese government ang paggamit ng laser ng China Coast Guard at sinabing nanghihimasok umano ang BRP Malapascua sa teritoryo ng China sa Ayungin Shoal nang walang abiso o permiso mula sa mga otoridad ng China. Dagdag pa nito, naginawa lamang umano ng China Coast Guard ang kanilang tungkulin upang maprotektahan ang soberanya at seguridad ng kanilang bansa at karapat-dapat lamang umano ang kanilang paglaser sa Philippine Coast Guard. Kung inyong titignan, napakalayo na ng lokasyon ng Ayungin Shoal mula sa mainland China na may layong nasa 1,285 kilometers at kung ikukumpara naman natin ito sa Pilipinas, may layo lamang ito na nasa 194 kilometers mula sa Palawan na pasok sa katubigan ng West Philippine Sea. Sa ngayon, nagkakaroon na umano ng pag-uusap sa pagitan ng Philippine government at Chinese government sa naturang insidente, ngunit hindi pa malaman kung ano ang magiging aksyon ng gobyerno dito. Nagpahayag naman ang suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas at sinabing malaking banta sa seguridad at kapayapaan sa rehiyon ang ginawa ng China at wala silang karapatan na angkinin ang Ayungin Shoal. Kasalukuyan ding nagsasagawa ang Estados Unidos ng Navy drill sa South China Sea malapit sa Spratly Islands na binubuo ng pwersa ng Nimitz Carrier Strike Group. At habang mas lumalala pa ang tensyon sa West Philippine Sea, pinag-uusapan na sa ngayon sa pagitan ng Philippine government, Japan at Estados Unidos ang pagsasagawa ng bagong alyansa na binubuo ng tatlong bansa upang labanan ng agresibong galaw ng China. Ayon kay Presidente Marcos, dapat umanong protektahan ng Pilipinas ang sarili nito sa patuloy na tensyon na nagaganap sa West Philippine Sea pati na rin sa pagitan ng Taiwan at China. Kaya isang magandang hakbang ang sanipwersa ng mga kaalyadong bansa. Nagpahayag din ng suporta ang mga senador sa planong ito dahil mas mapoprotektahan ng Pilipinas ang ating teritoryo sa tulong na rin ng Japan at Estados Unidos at upang mapalakas din ang militar ng Pilipinas. Wala pang detalye kung ano ang napapaloob sa pinaplanong alyansa na ito, ngunit inaasahang mas dadaming presensya ng hukbong sinatahan ng Estados Unidos, pati na rin ang Japan Self-Defense Force sa Pilipinas, at magkakaroon ng sama-samang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Mas makakakuha din ng mas maraming armas ang Pilipinas mula sa Japan at Amerika, at pondo upang mapagpatuloy nito ang AFP Modernization Program na naging mabagal ang pag-usa dahil sa kawalan ng budget. Nagpahayag din ang Japan na tutulungan nito ang Pilipinas na makagawa ng sariling mga armas nito dito sa ating bansa sa pamamagitan ng technology transfer upang hindi na masyadong umasa sa pagbili mula sa ibang bansa. Nakatakda ding tumanggap ang Pilipinas ng defense assets mula sa Japan na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso at inaasahang mangyayari ang transfer ngayong taon. Umaasa tayong ang mga hakbang na ito ng Philippine government ay makakatulong upang maprotekta ng interes ng Pilipinas laban sa China sa patuloy na agresibong galaw ng bansa sa buong Indo-Pacific region.